masama na dahil hindi na kaya yung argumento, tatawagin niya lang tao na panot. Dahil meron tayo ditong napansin. Nag-post kasi no, si Brother Dwayne Cartojano at ang kanya pong na-post, mga kapatid, ay ito po, no? Ito po yung kanyang post. Sayon po natin. This person does not even know the basics of the New Testament Greek in the attached screenshot. He asked, first, si Chris Perocho ay nagtanong, how to read the text he attached in his comment because Chris asked him if there is ho petra in Greek text of the Matthew 16:8-10. So, pinapalabas kasi nitong Alpha na ang Matthew 16:8-10, yung ho petra dyan ay hindi daw magiging adjective daw, mga kapatid. It is noun, no, para sa kanya. Okay. Attached to this post is the screenshot, and we can see the right side of this screenshot and the manuscript of Codex Sinaiticus, the 4th century Greek manuscripts, and Codex Washingtonianus, 4th to 5th century Greek manuscript. And we can read this, T. Petra. Yan. On which Greek manuscripts did this Iglesiani Cristo defender base his Greek text? Yan. Ito po yung sinasabi ni Brother Dwayne Cartojano, mga kapatid. Ito ang Greek text ng nasabing si Alpha, no? Sa Matthew 16:18 po, mga kapatid. But ito yun, ito naman yung Greek manuscript. Yan, yung Greek manuscript talaga. Yan, so manuskrito talaga yan. Ito ay Greek text nitong INC. So para palitawin na merong hupetra sa Matthew 16:18. But this is the Greek manuscript. Yan. So T. Petra ang mababasa po, mga kapatid, na naka-circle po dyan. So yan, yung T. Petra. Okay? The noun is grammatically feminine, whatever it might refer to symbolically, and so it will always have feminine article or feminine modifier. There are masculine nouns that follow the first declension, which is normally a pattern followed by feminine nouns, and there are feminine nouns that follow the second declension, which is normally a pattern for masculine nouns. So you will see he eremos or he odos, or you will see a masculine dative article with a noun that looks like it has feminine ending but is in reality a masculine noun of first declension. This is where actually studying Greek becomes helpful. Yan po, mga kapatid, ito yung post, no, ni Brother Dwayne Cartojano. At pansinin po natin dito, meron pa siya ditong panira, no? Meron siya ditong panira kay Brother Dwayne Cartojano, itong pinos ni Alpha. And surprisingly, ito po yung kanyang panira. Oh. Pag nagparatang or nag-akusa ang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na tungkol sa mga aral ating simbahan, tungkol sa tayo daw ay sumasamba sa mga ribulto, sumasamba kay Mama Mary, sumasamba sa mga santo, balikan po natin ang Catechism of the Catholic Church. At ipahanap po natin sa kanila anong paragraph po, anong page po ng Catechism of the Catholic Church yung mga sinasabi ninyo against sa aming pananampalataya. Hoy, Dwayne Cartojano, appeal to hypocrisy ka. Susulat-sulat ka ng libro, tata. Ibig sabihin pala, mga kapatid, Bisaya to. Appeal to hypocrisy, no? Yan. Alatang halatado na, no? Ang taong ito si Alpha, at nagpapas-forward pa siya para hindi masyadong halata. Pero mamaya, mga kapatid, papakita ko po sa inyo ang ipinakita ni Hamsky Ray na mukha po nito, no? At pansinin niyo po, mga kapatid, ang argumento nitong Alpha na ito. Kapag hindi na kaya ang argumento kasi merong po si Brother Dwayne Cartojano, eh hindi niya ito nauunawaan. Kaya nagagawa na lang ito ng kanyang kwento. Oh, pakinggan po natin ang kwento ni Alpha na ito. Tanga-tanga ka naman. Anong sil... Yan. Tatawagin pa ba naman yung tanga ang nakakabasa ng manuscript? No? Alpha! Tatawagin mong tanga ang nakakabasa ng manuscript? Gaano ka ba katalino? No? Grabe ka naman katalino kung magsalita. Pero yabang ka lang naman. Hindi ka nga marunong magbasa ng manuscript. Ang nababasa mo lang ay interlinear yan, kapatid.
yung transliterated na ipinapakita mong Greek text, hindi naman yung manuscript. Manuscript ba yan? Greek text na interlinear na kinuha mo, tapos nagmamagaling pa ito, really? Talagang nakakaunawa ka ng manuscript? Sige nga, magbasa ka nga ng manuscript. Manuscript ha? Hindi yung interlinear ha? Binang ibang mga Catholic books na merong imprimatur at nihil obstat, parang pinatutunog mo na discredit ang mga Catholic book na may imprimatur at... At isa pa, no? Huwag ka sanang mag-quote na statement ni Brother Dwayne Cartujano na kasi sabi mo parang pinatutunog mo, eh sa'yo lang yan. Pagkakaunawa mo lang yan na para bang pinatutunog na discredit ang ibang books dahil yung sabi ni Brother Dwayne, balikan ang Catechism of the Catholic Church. Bakit hindi ba balikan ang Catechism of the Catholic Church? Dahil yun yung official teaching of the Catholic Church. At hindi naman yan nangangahulugan. It doesn't follow that other books are discredit. No? At ginagamit mo pa itong libro ni Brother Dwayne para ano? Para sabihing contradiction naman. Sa utak mo lang may contradiction. No? Utak mo lang may contradiction. Ito, pansinin nyo mga kapatid, dahil hindi niya kaya ang argumento na nailatag ni Brother Dwayne Cartujano, hindi niya nagiba, hindi niya naunawaan, gumagawa na lang ng kwento, wawa ka naman. Neil Obstat, at babalik doon sa Catechism of the Catholic Church. Of course, babalik talaga sa Catechism of the Catholic Church for us to know, to understand the official teaching of the Catholic Church upang hindi gumawa ng kwento na katulad mo na ikaw ay naggagawa lamang ng sarili mong kwento. Diba? Defense mechanism pa more. Oh, defense mechanism pa more dahil hindi mo talaga nauunawaan ang na-post. Defense mechanism pa more dahil hindi mo talaga nababasa ng mabuti o di kaya hindi ka nakakaunawa talaga ng maayos sa nababasa mo dyan. Oh, defense mechanism pa more. Kasi ang sayo ay Greek text transliterated na mayroong support sa... Ano yon? Sa hub, Bible hub, no? May interlinear. Pero yung nasa kay Brother Dwayne ay, yun, Greek manuscript yun, ha? Greek manuscript. So, dapat sana nababasa mo rin ang Greek manuscript. Sana talaga. Huwag ka lang magpapakita dyan na meron ka mga books of Greek. Hindi nangangahulugan na meron kang libro ng Greek, nakakaunawa ka na. Katulad na ito, bibili ako ng libro ng books of the law, no? Abogado na ba talaga agad ako? Hindi naman ganun, no? Hindi porke meron kang libro ng Greek, eh, expert ka na sa Greek. Eh, nasa iyo, eh, ayun, basic, Greek basic, yan. Sana naman, naunawaan mo na ang basic ay iba sa pagbabasa sa manuscript. Sana talaga naunawaan mo ito, Alpha. Alpha pa naman yung ipinangalan mo sa sarili mo. Sana na naunawaan mo rin ang kahulugan ng Alpha. Eh, pwera na lang kung naglagay ka lang ng pangalan without understanding of it. No? May naalala kasi ako sa pangalang Alpha. Alpha, kailangan talaga naunawaan mo yan. Kasi yan ay, di ba, sinabi ng Panginoon Jesucristo, I am the Alpha and the Omega. The beginning and the end. So sana talaga, alam mo yung puno. Siyempre, you know how, you know the basic, kasi meron kang basic books. Sigurado pa talaga na basic na yan. O baka, basic yan for the modern, hindi sa manuscript, no, na binabasa ng mga biblical scholar. So, kung gusto mong palitawin, Alpha, na nakakabasa ka talaga, nakakaunawa ka talaga ng Greek. So, pinapalitaw mo ba ngayon na ikaw ay isang biblical scholar? Sige nga, magbigay ka rin ng video na ikaw ay isang biblical scholar. Then, kailan ka ba talaga na-recognize? Katulad ni na D.E. Carson, mga biblical scholar yan. Kailan ka na-recognize na biblical scholar ka? So sana naman talaga,
Oh, kahit na magpakita ka naman ng nagbasa ka nga ng manuscript, mamaya may ipapakita ako sa iyo ha, after your video, after ng mga patotsada mo. Ito po mga kapatid, pakinggan natin ang patotsada nitong alfang ito. Hindi mo lang kasi maamin na kontra-kontra ang doktrina ninyo. Kaya nga napapanot ka na nga, lumalabo na yung mata mo sa pagsisinungaling. Yan. Kita niyo mga kapatid, wala na siyang iba pang maipalalabas sa bibig niya, sa bunganga niya, dahil ang utak niya limitado na. No? Wala nang lalabas pa sa bibig niya na tama, na turo, na according talaga sa scripture, no, sa manuscript, bagkus ang lalabas na lang sa bibig niya, wala na dito sa utak niya. No? Sinasabihan ba naman na dahil hindi na kaya yung argumento, tatawagin niya lang tao na panot. No? Dahil wala ka ng alam. Tapos tingnan mo itong picture na 'yo na ipinakita ni Amskiri. Bakit ka naka-sombrero? Kalbo ka ba? Bakit ka naka-shade? Pula ba yung mata mo? No? Anong tinatago mo dyan? Yan. At bakit ka nagtatago, no, sa pangalang hindi mo naman pangalan? Bakit ka nagtatago? If you truly, no, believe na nasa katotohanan ka, dala-dala mo ang katotohanan, eh dapat bitbitin mo yung katotohanan na yan. No? Ipagmalaki mo ang katotohanan na yan. Kasi ang opposition niya dito mga kapatid, regarding ito, sa pagiging rock ni Peter, or ni Saint Peter, listen to this very carefully, no? Very carefully talaga, makinig ka dito, kay Brother Dwayne Cartujano, ha? If Jesus is the rock, why would Jesus say, epi tau tete, petra, oikodemeso, moten, eklesian? Instead of, epi tau tete, petra, imoy oikodomeso moten eklesian. O sige nga, kung nagmamagaling galingan ka diyan, magaling ka sa Greek yan. O paano mo yan ngayon sasagutin? O paano mo yan babaliin ang argumentong yan? E baka lumihis ka naman, mag-adhome ka naman sa kay Brother Dwayne, baka iba naman yung paningin mo sa kanya, baka hindi yung argumento ang iyong namang titirahin, kundi ang kanyang physical appearance. Huwag kang mag-ngaw-ngaw dyan. So, dapat sana talaga ay makontento ka ngayon kung anong meron ka. Kung talagang totoo, lihiti mo na marunong ka talaga, mag-Griego, hindi sana ilagay mo sa professional na pamamaraan. So, kita mo yung ginagawa ni Brother Dwayne, professional na pamamaraan yan. Naglalatag siya, manuscript, at saka yun, merong explanation, hindi yun gawa-gawa ng kwento na katulad mo. Yun ay supported pa ng mga Protestant biblical scholar. Ikaw, sino ang magsusupport sa'yo? Sinong biblical scholar ang magsusupport sa'yo? Wawa ka naman mag ganun. Sana naman talaga, no? Ay bago tayo magpalabas ng mga argumento, kahit na tinatago mo pa ang identity mo, sana naman talaga bago ipalabas, ipinag-isipang mabuti. Ayan. Sana po mga kapatid ay maging aware tayo sa mga ganyang argumento ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, at huwag tayong magpapa-apekto at basta na lang makontento sa mga napapakinggan natin, kundi tayo ay magsuri pa ng mabuti, ng maigi. Dahil alam natin na napakalalim at napakadakila ng ating pananampalataya. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan magpakailanman.